pasungan mga carpintero niyo? Eh, loko pala yung mga engineer niyo eh. Hindi mo sinumbong sa daddy mo. So, tingin mo ba, walang blessing si daddy yung mga pinagawa sa akin? Baka si daddy pa nag-utos sa kanila para gawin akong basurero. Asan si Crisanta mo? Anak, uminahan ka. Hindi mo ba naaalala? Inoperahan kayo. Magkahiwalay na kayo. Ayun si Crisanta. Oo nga, Romana. Hindi na tayo magkadikit. Re, kailan ka ba magbabago? Ang playboy mo eh! Pare, hindi ko pa nakikilala yung babae na magpapatino sa akin. Ito namang kapatid ko. Kapaghiwalay lang kami, iniwan na ako. Paano ka nakapasok dito? Natutuwa naman ako at sinundan mo ako dito, Wago. Kundi dahil sa'yo, wala akong lakas ng loob na lumabas ang ospital. Hanapin natin si Crisanta, ha? Pwedeng maipagkilala. Ako nga pala si Roger. Romana. Sige, alis na ako. Sandali, Romana. Kailangan ko umalis. Bitiwan mo! Bakit? Wag! Bitiwan mo ako! Sige na! Ah! Ayip ka! Sino ka ba? Miss? Ayos ka lang? Wago, tignan mo, ang galing! Ang dami pala pwedeng makita dito sa Maynila! Mas nasakto ka ba? Medyo. Gusto mo, dalhin kita sa ospital. Galing lang ako doon. Ganun po. Hoy! Ayun siya! Miss! Oh, Miss, kailangan na natin umalis. Halika na. Halika na. Ang tapang mo kanina, ha? Porke may motor ka. Patay ka sa amin ngayon. Ang daming mga tao. Parang may selebrasyon. Kuwago, manood muna tayo, ha? Ganda niya. Saka yung damit niya, parang mas bagay sa akin yun. Siguro pag sinuot ko yun, pagtitinginan din ako ng mga tao, tsaka magagandahan din sila sa akin. Gusto ko maging kagaya niya, Kuwago. Yung mayaman. Yung titingalain ako ng lahat. Sumama ka na! Hindi, tumakbo ka na! Sige na! Hindi! Ah! Wah! Oi! Tama na! Oi! Tama na! Tama na! Tigilan niyo na siya! Tigilan niyo na siya! Patayin ka namin! Wag! Ano yun? Ano nangyari? Biglang lumakas ang hangin, parang lindol! Ha? Mga parak! Takbo, takbo, takbo! Pare, pinapapak na akong lamok dito eh. Wala naman yata yung kausap mo dito eh.
Darating na yon. Sabi ni Sir Federico, dito daw siya hintayin. Hintayin? Kahit na pa tayo dito, nangangawit na ako. Para kayong mga kuhol, kung gumalaw, dapat kahapon nyo pa binuhos yung foundation. Yeah, do it now. Okay? Romano? Sir Federico. Kumusta na? Ito. How's everything? Kumusta na yung anak mo, yung mga kambal mo? May naging problema ba? Yun nga po, kaya nga po ako nandito, Sir Federico, para personal na magpasalamat sa inyo. Tagumpay po yung operasyon nila. Magkahiwalay na po sila. Maraming salamat po. Naghanda po yung misis ko ng konting kakanin para sa inyo. That's nothing. Nako, hindi po. Eh, malaking bagay po yun. Kasi po, matagal na pong pangarap nitong kumpadre ko na mahiwalay yung kambal niya, si Romana at si Crisanta. Masaya ako. Nakatulong ako. So, since niligtas mo ang buhay ko, patas na tayo ngayon. Wala na akong utang na loob sa'yo. Wala ka na ring utang na loob sa akin. Nako, hindi po, Sir Federico. Hindi po patas yan. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit po ako narito para sabihin po sa inyo na magsisilbi ako po bilang kabayaran sa utang na loob po namin sa inyo. Kinabukasan at buhay po ng mga anak ko ang binigay ninyo. Kahit ano po, gagawin ko para sa inyo. Okay naman. Oh, dito. Ano nangyari dito? Dok, nabugbog ho. Nakainom ba? Hindi po. BP, gano'n nakatagal na walang malay to? Dok, mga 20 minutes na ho. Sumuka ba? Hindi po. Tracy. Miss, kaano-ano niyo po ba siya? Check, BP. Boyfriend niyo ako mag-anak. Tinulungan niya lang ako kanina. Ma'am, doon na lang pumunta sa labas. Sabi na pong bahala sa kanya. Tracy. Ay, sandali lang po. Nurse, sa kanya po to. Bakit nagkaganon? Parehong anak ko'y nawawala. Hindi niyo alam kung nasaan. Anong klase ospital to? Ma'am, baka nasa therapy room lang po ang mga anak ninyo. Or baka naman po nagbanyo lang. Hindi ba pwede yung ganun? Ito na pala eh. Tay. Nasaan ang kapatid mo? Saan ka ba galing? Kanina pa ako alalang-alala sa inyo. Nasa si Crisanta? Hindi ko nga po alam eh. Kaya nga hinanap ko. Saan ba kayo nagsusuot? Hindi pwede basta na lang kayo lumalabas. Delikado dito sa Maynila. Nay, alam ko. Muntik na akong sakta ng isang lalaki. Sino nanakit sa'yo? Hindi ko alam. Isang barumbadong lalaki. Pero may tumulong naman po sa akin eh. Sino? Hindi ko po nakuha ang pangalan niya eh. Pero napakabait niya. Tinulungan niya ako. Pero siya pa yung napahamak. Binugbog nila siya. Lampa ka kasi. Masyado kang mahina. Kailangan pa ng taong tutulong sa'yo. Crisanta, yan tuloy. Ayaw tayong pakawalan dito sa ospital. Alam mo, gustong-gusto ko na umuwi, pero hindi tayo makawin ng dahil sa'yo. Tama na yan. Sige na. Pasok na ito. Pumasok na kayo. Kakaupo mo yun na kung saan sa kayo nagpupunta. Sir, nakausap ko po si Abel. Di pa daw pumapasok si Inigo hanggang ngayon. Nasa ospital daw po. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Ano gusto mong gawin ko? Pumunta ng Quiapo, mag-rosaryo na nakaluhod, papuntang altar? Baka po kasi hindi ninyo alam na nasa ospital si Inigo. Alam ko. Sinabi sa akin ng yaya niya. Talagang puro sakit lang ng ulong binibigay sa akin ng batang yan. Talagang basagulero yan. Kaya dapat nang nabubugbog siya. Pinasok niya yan, dapat labasan niya yan. That's all. You may go. Yes, sir. Bigay kayo sa amin ng Diyos, kaya sobra kayong espesyal. Yay! Espesyal pala kami ni Crisanta!
Hindi po ba kami magkakahiwalay, Nay? Bakit po, Sansa? Ayaw mo ba nakadikit ako? Ako? Gusto ko nakadikit kita palagi. Gusto ko nakasakasama kita sa lahat ng gawain ko. Ikaw ba? Gusto mo ba magkahiwalay tayo? Ay, siyempre. Ayoko din magkahiwalay tayo. Ayoko kaya ang best friend ko. Kaya gusto ko palagi tayo magkadikit. Iniisip yata. Si Crisanta na naman yan. Sana po yun. Si Crisanta po, mula nung nagkahiwalay kami, parang ang layo na lang loob niya sa akin. Ano mo, anak? Isipin mo na lang na, siyempre, gusto niya lang maging maligaya mag-isa dun sa bago niyang pangangatawan. Marami siyang gustong diskubrihin sa sarili niya. Basta huwag mo nakakalimutan na mahal ka pa rin ang kapatid mo. Yun lang, tatandaan mo. Tay, oh. Naalala niyo pa po nung una niyong nakita si Inay? Diba, oo. Oh. Isang araw na yun, nakita ko na lang may isang babaeng niloloko, parang binabastos ng mga grupo ng mga lalaki. Inulungan ko, niligtas ko sa mga lasenggero na yun. Doon pa lang, nung makita ko ang nanay mo, doon pa lang alam ko na siya yung babaeng makakasama ko habang buhay. Tinulungan niyo din po siya. Tinulungan ko siya? Miss, ayos ka lang? Sa unang tingin lang. Sa unang tingin? Alam niya na mahal niyo siya. Teka muna, parang iba na yung laman ng pananalita mo. May nanliligaw na ba sa'yo? O may napupusuan ka na? Wala po. Nabuti naman. Dahil bata ka pa para sa pag-ibig. Pasok na tayo. Parang ganito yung suit ng babae kagabi sa party. Ang ganda. Nay, pagkalabas natin ng ospital, pwede bang ibili niyo ako ng ganitong damit? Naku, wala tayong pambili niyan. Mahal yan, Crisanta. Isa, gusto ko pong pumorma ng maayos. Lalo na ngayon, hindi na kami magkadikit na Romana. Wala talaga tayong pera. Alam mo, Crisanta, imbis na iniisip mo yung pagpapaganda, asikasuhin mo yung kapatid mo. Nagtatampo sa'yo si Romana. Eh, huwag mo na kasi siyang nilalayuan. Nasasaktan si Romana pag ginagawa mo yun. Palagi na lang si Romana ang iniintindi niyo. Kurkit siya ang paborito niyo! Crisanta, hindi totoo yan, ha? Anong hindi? Aminin niyo na si Romana lang ang mahal niyo. Nagalit kayo sa akin. Na ayaw niyo ako maging anak. Pareho lang naman tayo eh. Dahil ayaw ko rin kayo maging nanay ko. Crisanta! Yanida? Oh. Buhay pa ba yung kaibigan ko? Alam mo, ikaw talaga ang sama ng ugali mo. Bakit? Eh, parang ang pusa yan si Inigo eh. Siya mambuhay. Sige. Mami, in a few minutes, ibababa na po namin ang pasyente para sa CT scan. Oh, sige. Okay po, thank you. Narinig mo yun. Oh. Ibababa muna. Eh, kumain muna tayo. Nagugutom na ako. Ang sarili na naman. Ay, nako. Basta bilisan lang natin, oo, ha? Oo, gutom na ako, eh. O, baka makabalik siya agad, eh. Halika, saan ba ang kantin? Doon.
Sorry. Isa ka lang pala. Alam ko yung pakiramdam na yan. Pareho pala tayo, iniiwan-iwan lang. Huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Para hindi ka malungkot at mag-isa. Ba? Si Itay, hinihili kami nung nananaginip kami ng masama. Excuse me, pupunin na namin ang pasyente para sa CT scan. Sige po. Bakit mo naman pinagbuhatan ang kamay ng bata? Sobrang sakit ang sinabi niya sa akin, Romano. Galit na galit siya sa akin. Hindi lang sa akin, pati kay Romana. Iniisip ko tuloy kung tama bang pinaghiwalay na kagad natin yung mga bata o hindi. Nakabuti ba? Parang hindi pa sila preparado maghiwalay dalawa. Hindi pa nila kayang tumindig mag-isa. Pero darating at darating tayo sa punto ng Romano. At ngayon nasa tamang edad na sila para magsarili. Kahit anong pagpuprotekta natin sa kanila, darating ang panahon, kailangan na nilang alagaan ang kanilang mga sarili. Nasa kanila na yun kung paano mamuhay. Paano makihulubilo sa tao. Kay Crisanta ako nababahala. Ate, sino siya? Nakita ko niya siya sa party eh.
si Miss Venice. Anak ng may-ari ng ospital yan. At siya din ang nagdadala sa lola niya dito kapag nagpapacheck up. Good afternoon, ma'am. Ang ganda niya at mayaman pa. Sige, ha? Ang ganda niya talaga. Mas maganda ka. Gusto mong magmerienda, iha? Diyan na. Sa lugar ninyo. Ikaw mag-guide sa akin. Total, alam mo naman ang pasikot-sikot sa lugar ninyo. Bakit siya ganun sa'yo? Parang masyado yata siyang matulungin. Natatakot lang kasi ako. Lahat ng bagay may katumbas sa kabayaran. Nurse, yung pasyente po dito? Na-discharge na siya, nakauwi na. Ano nga pala yung pangalan niya? Inigo Salcedo. Inigo! From now on, I will personally supervise you. Mag-impake ka, pupunta tayo sa probinsya. Kahit papano, mapakinabangan kita. Hindi mo ba mapipigilan lumabas yung eke sa mukha mo, Crisanta? Hindi ko naman kontrolado ang paglabas ng eke sa pisngi ko. Hindi ka pwede gumalis. Kailangan, kiss muna. Aminin niyo na kasi. Ang tingin niyo sa akin, isinumpa! Salot!